लाइव लाइव पुता यो लाइव अलर्ट गान नाटक परमागताय मतापुस लाइव पुता यो मालगा पो ngatin pag-uusapan sa gabi ito, napakahalaga, sobrang mahalaga para sa akin, sobrang mahalaga. Sobrang pakinabang ating makukuha. Ayan na, Ate CJ. Hello, Ate CJ. Hello po. Live na po tayo. Pakipasa na lang ng ating link doon sa kabila. Isang laptop lang ating ginagamit. Baka next week pa darating yung bago natin. So, pagtsagaan natin ito kung malakas ba ang boses o hindi. Andyan na si Ate Sina namin. Andyan na rin si Ate Gemini namin. Oh, si Pastor Dindo namin. Andyan na rin. Hello! Good evening! Live na po tayo. Mahalaga po ang ating pag-uusapan. Napakahalaga. Napakahalaga. Sukdulan na masasabi mong ganun pala. Hallelujah. Kings of the earth or kings unto God. Part 9. Hallelujah. Andyan na kayo sa ating nasimulan ito. Simulan natin. Dito na tayo sa Revelation chapter. Medyo mainit pa dito. Kaya po hindi ko na sinara yung aking blinds. O kortina. Wala na yan. Don't worry. Ha? So, simulan po natin para maunawaan natin kung sino talaga ang mga kings at ano tayo, ano ang mga kings. Andyan si Pastor Gab at Zoe namin. Andyan din ang aming... Oh, nandyan si Ate Sheila namin. Hala. Welcome. Hello. Okay. Revelation chapter 1. Review. Ganun tayo dapat makita sa gabi ito. Revelation chapter 1. Sa aklat ng pahayag. Revelation chapter 1. Atin pong... silipin ang dapat natin masilip. Revelation chapter 1. Aklat ng Revelation sa chapter 1. Verse 5. Chapter 1 ng Revelation. Aklat ng pahayag. Revelation chapter 1. Verse 5. Basahin ko po sa King James Version. And from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead. From him, galing sa kanya, mula sa kanya, which is present participle, tao nila. Oh, cute, whatever, present future, whatever. Which is and which was, and which is to come, future. Yun siguro si Ma'am Pinky kailangan ko rito ng ganito mga grammar. And from the seventh, which is and it was the king, sabi niya, and from Jesus Christ, who is the faithful witness and the first begotten of the dead. Sorry, makita. Verse 4 nga, pinababasa ng Lord time, verse 4. John to the seven churches which are in Asia, grace be unto you and peace from him which is. Ito ko po makuha natin. Which is and which was and which is to come. Bahala kayo kung may Tagalog ganyan, tingnan nyo, parang malapit naman yung Tagalog. And from the seven spirits which are before his throne. Verse 5. And from Jesus Christ, who is the faithful witness. Ang who is, wala po sa, naka-italic po siya. So, pwede natin hindi basahin. And from Jesus Christ, the faithful witness, the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth. Gusto ko po
matutukan natin yan. Friends, ang kukunin natin mga revelations, yung kaya lang natin nguyain sa gabing ito. Marami pong revelation, tambak ang revelation, pero para hindi tayo mabulunan, isa-isa lang natin kukunin sa gabing ito. Prince, ibig sabihin ng prince, simula. Ugat, simula ng mga hari sa lupa. Unto him that loved us and washed us from our sins in his own blood. Verse 6. And had made us kings and priests unto God and his Father. To him glory and dominion forever and ever. Amen. Grabe. Lord, ganda. Salamat sa revelation mo sa gabing ito. Great I am. Abba, aming daddy, aming DNA, aming buhay. Salamat sa iyong revelation. Salamat na paunti-unti sinusubo mo sa amin, ang iyong mga pahayag upang maunawaan namin kung ano talaga ang iyong mga anak. Tao ba lamang na nakaunawaan namin noon o kaiba? So sa gabing ito, Ama, ibuhos niyo nga po ang kaya lang namin nguyain sa gabing ito. At sa pamamagitan ng iyong pahayag, revelation, magre-remas about isa sa amin at maging buto at laman namin. Maging bulalo namin, maging dugo namin, maging hininga namin, maging katauhan namin. Salamat. At kasama nito ang iyong kaluwalhatian. Dahil ang iyong kaluwalhatian kaisa ng iyong buhay na sa amin. Great I am. Salamat po. We give you back your honor and the glory and the dominion sa pangalan ng aming katuwiran na iyong kapuspusan naming buhay, si Kristo Jesus. Amen. Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. Angels of God, we dispatch you again in Jesus. Mighty name, go forth. Guys, go forth, go forth. Bantayan ang hangin in the mighty name of Jesus. Go, and you shall go. Amen. Hallelujah. Gusto ko pong mapagtutukan natin itong Prince of the Kings of the Earth. Ang Prince, ibig sabihin simula. At hindi tayong gumawa sa ating mga sarili na hari. Siya po ang gumawa sa atin. At siya ay kahapon, ngayon, magpakailan. Okay? So, mahaba ito sana, basahin natin, pero hindi tayo pwede magbasa, maubos ating book, panahon. Pero pag kayo po ay napatakan na ng greater truth at naunawaan natin, isa sa patunay nung araw naman, hindi, madilim sa atin itong greater truth na sinasabi, madilim. Napatunayan ito ng mataramihan sa atin, ako rin. Si Kuya Dindo, napatunayan niya ito. Si Kuya Ninyo, napatunayan niya ito dati, madilim. Minsan umiyak si Kuya Ninyo. Ang patutuod nung sa gitna, yun ko, yun, sumamanlob sa akin. E ako magpipreach. Umuwi ako sa Pilipinas. E hindi ko mapigil sarili ko. Sinabi ko, huwag kang iiyak-iyak! Hindi pa noon ko yun ninyo, ibig sabihin. Sumama siguro ang loob. Hindi niyata nagsimba. Pero nabuksan ang kanyang isipan, unti-unti nagamit niya ang kaisipan ni Kristo. At ngayon kung magpaliwanag si Kuya Ninyo, nakita mo naman. Hindi ka makapaniwala. Na hindi nag-aaral sa Bible School yan. So yung mga ganun, pagtalon, na dati parang uod lang tayo, gumagapang-gapang. Ngayon, nakalipad tayo parang paru-paru. Tayo ay na-transform. So, meron tayong babasahin. Meron po tayong paliliwanag sa gabi ito. Ha? Na marahil hindi natin mababasa sa Google o sa mga libro o sa marinig sa ating mga preachers. Kaya sasabihin nila ito hindi totoo. Pero, sa ganang akin, totoo ito. Dahil kung ako din lang ang karunungan kung pagbabatahin ko dito, kapatid, di hama ko yung matalino sa akin. Ang talino din ang pag-uusapan. Kaya kung ang talino ko, ang aking aasahan para unawain ito, kapatid,
Hindi ako makakakuha ng revelation. Kaya kung ang lumang kamalayan ko ang gagamitin ko, ang reliyoso kong kaisipan ang gagamitin ko, ako rin mismo sasabihin ko, hindi totoo to eh. Ito ang ipaliwanag natin. Totoo siya eh. Totoo siya. Kaya naman nga ako eh. So kung mayroon mang hindi pa ang ilan, maaring sabihin niya, ano ba yan? Ba't ganyan siya? Ba't ganyan siya nasabi niya? Pero tingnan niyo po sa Bible. Tingnan niyo po. At kung hindi ang inyong mga verses o ang inyong mga ginagamit na mga versions ay nasanay na kayo, halimbawa in IV karamihan, eh lumabas kayo doon konti. At tingnan niyo at sa ibang version. Pwedeng sa amplified version. Tingnan niyo po. Baka may kaibahan. So kung titignan mo sa Amplified, tignan mo sa King James, tignan mo sa NIV, ang ilan wala sa NIV, maano ka eh. Hindi ka masasatisfy. Para bang yung kumakain ka ng kare-kare. Pero walang baguog. Parang hindi ka contento eh. Na? Parang ganyan. So ang gagawin natin ay ano man ang tingin nila sa ating paliwanag, pakinggan niyo po. Dahil hindi naman mula sa aking katalinuhan ito eh. Mula sa salita ng Diyos. Huh? Okay, tingnan natin dito tayo sa Prince of the Kings of the Earth. Prince means simula, beginning. Alright? Okay, so parang patunayan natin punta tayo sa Revelation 22. Aklat ng Revelation 22. Huh? May mga nakapost dyan sa ating live chat. May English at Tagalog. Pinupost ni Ate Sina. At sino pa makapagpost. Basahin niyo po. Maaring hindi niyo mabasa ngayon. Basahin po ulit. Dahil napakahalaga po nitong ating pag-uusapan. Dahil napakarami po sa ating gumagapang sa hirap. Ulitin ko po. Gumagapang sa hirap. Gumagapang sa hirap ng damdamin. Gumagapang sa hirap ng pera. Gumagapang sa hirap ng pananaw. Hirap ng desisyon, lahat ng hirap. Bakit? Dahil ayaw na natin dagdagan pa ang ating kaalaman. Ayaw na natin mabago pa ang ating kamalayan. Sino naman ang lugi? Kundi mabago ang ating pananaw, ang ating kamalayan. Sino ang lugi? Ipapasa mo rin sa mga anak mo yan, sa mga apo mo, balang araw. At yan din lang ang alam nila. Kawawa naman sila. Dahil ang kayamanan po, na totoo, ang mana na totoo, ay itong pinag-usapan natin, hindi pera. Dahil ang pera, nilalalang lang ng kaalaman na ito nating pag-uusapan. Ha? Ulitin ko. Ang ugat, ang kunin natin, ay pamana natin sa mga anak natin. Ha? Napakarami may pera. Pero tingnan mo ang buhay nila. Ha? COVID-19 lang, hindi nila kaya. So Revelation 22, verse 16, Chapter 22 ng Book of Revelation, si Jesus Christ ito. Na binabanggit ito sa Revelation chapter 1 verse 6. Chapter 1 verse 4, 5, and 6. Sabi dito, ha, nakapula ito sa King James Version. Kung mayroon kayong King James Version, nakapula siya. I, verse 16, Revelation 22. Jesus have sent mine angel to testify unto you these things in the churches. Basahin ko ulit. I, Jesus, have sent my angel to testify unto you these things in the churches. I am. Gusto ko po makuha ninyo. I am. Pinatutukulan niya sarili niya, pero tinawag niya I am. The root and the offspring of David. Tingnan niyo po, mayroong salitang and, pero italic, hindi nakapula. Kung mayroon kayong King James. Ulitin ko, I, Jesus, have sent mine angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David
the bright and morning star. Dito muna tayo sa root and offspring of David. Tagalog, si I am na si Jesus Christ. Ang ugat at bunga ni David. Siya ang ugat, pero siya rin ang bunga ni David. Paano nangyari? He is the root, yet he is the offspring of David. Gusto ko makuha natin ang salitang David o pangalan David dito ay nagpapahiwatig ng hari. Hari. At hindi basta hari. Hari na nag-ugat kay I am o kay Kristo at namunga na mga hari na ikaw at ako. Siya ang ugat, siya ang puno, si David ang bunga, ang sanga, ikaw ang bunga. Parang yan. Siya ang ugat, siya rin ang bunga ni David. Si David binanggit dahil si David ay hari. Patunan niya ati mamaya, ha? So, gusto ko i-trace natin kung bakit sinabi ito ni Jesus Christ na He is the root and the offspring of the King, David. Nakuha niyo po. Ulitin ko po bago tayo umalis dito sa verse na ito. Sabi ni Jesus Christ, si ako nga siya, si I am. Ako nga ang ugat. Pag sinabing ugat, sino na? Yun sinasabi niyang prince of the kings of the earth. Pinatutungkulan niya ang hari na si David at kanyang mga angkan na hari na ngayon nagbunga ng mga hari na angkan ng root. Ugat. Yan tawag niya sa sarili niya. Prince of the kings of the earth. Simula ng mga hari sa lupa. Ikaw at ako. Tingnan natin. Tingnan natin. Punta natin tayo sa Genesis chapter 14. Gusto ko maunawa natin ito. Ulitin ko po, ito ay revelation sa atin. Hindi natin kailangan maghanap ng patunay kundi nasa Bible lang. Maaring sa mga Google, sa research ninyo ay maaring hindi nyo matagpuan. At maaring sabihin ng karamihan, hindi naman totoo kasi wala naman sa research. Pero tingnan natin. Dito tayo sa Bible mag-research. Genesis chapter 14. Panahon na wala pang anak si David. Tingnan natin, i-trace natin ano ang offspring, ano ang root ni David. Okay? Chapter 14 ng Book of Genesis. Chapter 14, gusto ko, pag nakuha natin ito kapit, masabi mo, oh, anong pala? Kaya pala may tao lamang, mayroon hindi tao lamang. Mapaputunayin natin dito. Okay, nandiyan kaya. Genesis chapter 14. Simula natin sa 18 para hindi tayo masyado magbasa masyado, pero kung may time kayo, please basahin. Verse 18 hanggang 19. Genesis chapter 14, verse 18 hanggang 19. Sa King James Version, basahin ko. Tapos tingnan ko yung pinost dyan ni Ate Sina. Baka mayroon nagpost dyan. Mga Tagalagi, Cavite, nandiyan ba kayo? Ha? Pakinggan nyo mabuti. Dahil maraming na ipaliwanag na tayong greater truth at pumalat na rin. Ang iba din na natin kilala, nakikinabang sigurado. Ang iba medyo sumama loob sa atin nun, hanggang ngayon nakikinabang.
At walang problema. Kahit sino man sila, basta makinabang sila sa Greta Thunberg. So tayo nandito, please, please, pakinggan nyo, ha? Genesis chapter 14, verse 18. Did tayo muna. Tinan nyo po ang pagkasabi sa King James. And Melchizedek, king of Salem. Kung i-trace nyo ito si Melchizedek, wala siyang ama, walang ina. Walang mag-trace sa kanya na pinanganak siya ng tao. Wala siyang beginning, walang end. Melchizedek. Pero hari siya ng Salem. Pagkatapos ito nakangker ni Abraham o ni Abram, yung mga hari na nagnakaw doon sa kanyang pamangkin na si Kuya Lot. And Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine. I-underline yun sa Bible yung bread and wine. Yun nagdala si Melchizedek. The king of Salem. What is Salem? Ha? Pag sinaming Shalom, Salem, ibig sabihin peace. Shalem, Shalom. Ha? Ang ibig sabihin, peace or peaceful. Kaya Jerusalem. Ha? Ang meaning ng Jerusalem, kunin ninyo, ano ang Jeru? Tapos ano ang Salem? So dito tayo sa Salem, wala tayong time. Sabi nga natin sila, ibang topic na naman yun. And Melchizedek, hari, king of Salem. Melchizedek means king of right. Right king. Hari ng peace. Brought forth bread and wine, and he, tignan nyo ang was, wala, naka-italic po. Kasi hindi siya pwedeng he was. Kasi wala siyang simula, walang wakas, hindi siya pwedeng was. Pero, okay lang, nilagyan na lang ng was eh. Hindi siya lumipas na siya, no? Wala man siya simula wakas, paano? Sa Hebrew, mapatunayan natin. May time tayo, talakayin natin, pero wala tayong tanungan. Na si Jesus Christ ay nasa order ni Melchizedek. Walang simula, walang wakas. So, gilagyan nila italic na was, okay lang, para maging ayos siguro ang grammar, pero alam mo naman, King James ito, katulad ng grammar ko. Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine, and he, the priest of the Most High God. Priest. Hindi lang siya king. Priest of the Most High God. So Jesus Christ is reckoned to Melchizedek, king and priest of the Most High. Great High Priest, actually. Okay? So yan si Melchizedek. Ano dinala niya? Bread and wine. Kanino niya dinala? Tandaan niyo, balikan natin. And he blessed him. Si Abraham. And said, sinabi niya, blessed. Nilagyan niya ng B. Blessed B. Na, naka-italic ang B. So tanggalin natin. Blessed Abram, Abram, of the Most High. Come on. Teka, sandali. Si Melchizedek, king of Salem, at sacerdote o priest of the Most High, sinabi kay Abram, nung binigyan niya si Abram ng tinapay at wine, ang sabi niya, blessed Abraham of the Most High God. Matindi ito, parang sinabi, pinagpalang dindo ng kataas-taas ang Diyos. Teka. Abraham. Ano meaning ng Abraham? Tingnan natin ha, Abraham.
Abram means exalted or high father. Okay. Tandaan niyo. Exalted, ibig sabihin, mataas na ama. Hallelujah. Si Abram, hindi Abraham, Abram. Take note, Abram. I exalted father. Ang meaning, in-exalt. I exalted. May kanta kami nung araw. Yung kung kinakanta nyo. I exalt thee, O Lord. Itinataas kita, Panginoon. Diyan si Abraham. Pero ang dugtong pagkasabi, kasi meticuloso na nagsalita itong si Melchizedek, sigurado naman, hindi ito basta-basta nagsalita. Ang sabi niya, and he said, pinagpala! Hindi siya nagpagpapalaan. And he said, bless him. And he blessed him. And said, blessed Abram of the Most High God, possessor of heaven and earth, talk to me. The second day said, woo! Talk to me, Abram. Itong Abram, wala na na. Pero tingnan mo pagkasabi ang gusto-gusto. Dinalan siya ng bread at wine. Ang sabi ni Jesus, I am the bread of life that came down from above. Sabi ni Jesus Christ, pag hindi mo kinain ang aking laman at ininom ang aking dugo, wala kang bahagi sa akin. Pag hindi mo kinain ako na bread of life at ininom ang aking dugo na wine, wala kang bahagi sa akin. Hindi ka Abram of the Most High God. Si Abram ito. Exalted Father. Ama. Ngunit walang anak. Kaya sabi ng mga disipulo kay Jesus, kung mabasa mo doon sa Book of Matthew, Mark, Luke, and John, wala silang hiningi kay Jesus na ituro sa kanila. Iisang bagay ang hiniling nila kay Jesus na ituro sa kanila. Paano manalangin? Parang simple ang pagkasulat at simple ang pagkaunawa natin, medyo lang tanging hiningi nila. Paano manalangin? Ang sabi ni Jesus ganito, tandaan mo ito mga disipulo, hindi pa mga apostol. Hindi pa sila naging tutukong I am. Ulitin ko. Hindi pa sila ipinanganak ng muli. Hindi pa sila bumangon mula sa patay kasama ni Jesus. Ang kanilang espiritu tulog pa. Tingnan mong panalangin na sinabi ni Jesus. Ganito kayo ko manalangin. Our Father. Pag sinabing Our Father, Exalted Father, hallowed be, exalted be thy name. Thy kingdom come on earth as it is in heaven. Pagkatapos ng apat na aklat na yun, kapatid, mula sa Book of Acts hanggang sa Revelation, wala ka nang mabasa isa man sa kanilang mga apostol na nalangin, Our Father, hallowed be thy name, thy kingdom come on earth as it is in heaven. Deliver us from evil. Wala kang ganyan mabasa. Bakit?
nung na-born again sila. Mamaya, mamaya nga, mamaya. Dahil ang pagkatawag nila sa Father noon, Exalted Father, ay katulad ni Abraham. Kasi Abraham, walang anak. Pero Father. Ama siya. Exalted Father. Siya ay Am. Pero hanggat hindi namatay at nabuhay na maguli ang anak, Abraham siya. Wala siyang anak. Na ikaw at ako. Okay, tuloy natin. Sana nag-gets niyo. Alam ko mag-gets niyo. Nag-gets mo na ba, Tisina? Masaya natin ulit. Blessed, and he blessed him and said, Blessed Abram of the Most High God. Possessor. Possessor. Pag sila possessor, possession mo, pangari mo. Of heaven and earth. Abram. Sino sinabi yan? Sabi mo, sinabi yan ang Most High God. Correct? Pero sino si Abram? Of the Most High God. Possessor of heaven and earth. Pwede ko ba sabihin na si Abraham pinatutungkulan din na processor ng heaven and earth? At naibigay sa kanya ang bread and wine. Speaking of Jesus Christ, the bread and the wine, kaya tayo nagko-communion? Okay. Iwan ko sa inyo yan, ha? So, nasa Abraham tayo. Okay? So, punta na tayo ngayon sa Genesis 17. Ito, wala pa siyang anak. Alright. Genesis 17. Sundan natin. Mabanti tayo ng konti. Ito ngayon. Tingnan mo. Verse 1. Hindi kayo? Hanggang verse 5 lang. Verse 1 hanggang verse 5 parang bilis tayo. And when Abram, tingnan niyo pa ang pagkasulat, Abram, was 90 years old and 99 years old, the Lord appeared to Abram, wala ka na, pero exalted father, and said unto him, I am the Almighty God, walk before me, and be thou okay? Tuloy natin, no? Kasi pagka tumigil tayo sa isang revelation, the perfect, sarap na naman sana, eh, sarap mo yan. Pero abuti tayo midnight ito mamaya, hindi tayo matapos. Verse 2, and I will make my covenant, tingnan mo, covenant! In this secretary sin there, malaga po ang salitang covenant, kasunduan. I will make my covenant between me and thee. And I will multiply thee exceedingly. Tandaan niyo po. Doon sa chapter 14, tinanggap ni Abraham ang bread and wine speaking of the blood of Jesus. Wala pong covenant. Wala pong kasunduan ayon sa original na pagkasulat o pagkaunawa na walang dugo. Maging sa blood compact natin sa katipunan, nagkaroon sila ng sumpaan, walang iwanan, kapatid sa kapatid, dugo sa dugo. Hiniwa nila ang kanilang mga braso at pinagpatong ang kanilang mga dugo, pinagsama, dugo sa dugo. So bago ito sabi ng Diyos dito, nagganap na ito doon sa chapter 14, si Melchizedek na hari ng peace at saserdote ng Most High God ang nagbigay at nagpahayag na kaagad na blessed Abraham of the Most High God. Doon, physically, hindi alam ni Abraham na naganap na ang kasunduan. Ang one speaking of the blood of Jesus, the blood of God, the Lamb of God. Alright.
Naku, kung ating ito, isa-isahin kapatid, abutin tayo lahat, midnight ito tayo tapos. Pero sana makuha niyo. I will multiply thee exceedingly. Verse 3. And Abram fell on his face, and God talked with him, saying, as for me, behold, my covenant is with thee. Ang Diyos nakipagkasundo kay Abram. Tananan si Abram, diniklara, of the Most High God. Hindi siya nakipagkasundo kay kanino man. Kay Abram, the Most High God. Si Melchizedek, tagapamagitan, upang ang wine, ang bread, speaking of the body of Jesus and the blood of Jesus, ay makarating kay Abraham. Yung tinanggap ni Abraham, kinain at ininom ang wine, sabi niya, pinagpalap. Naganap ang covenant sa'yo. Wala tayong balita kay Melchizedek pagkatapos ng mga pangyayari yun. Nabasa na lang natin sa Book of Hebrews may Melchizedek. At ang tinutukoy na ngayon, si Kristo Jesus. Hindi nyo nabasa ang Bible na pa masyado. So, I can understand. Pero, pagdating ng panahon na basa nyo, masabi nyo, unga. Now, nagpatira pa. Verse 4, as for me, behold, my covenant is with thee, and thou shalt be a father of many nations. Si Abram, na exalted father, walang anak. Nanalangin ang mga disipulo, our Father, hallowed be thy name. Exalt thy name. We exalt thy name. Our Father, sana dumating ka sa lupa, katulad ng sa langit. Para pagdating mo sa lupa, magkakaroon ka ng mga anak. Abram ka. Noong wala pang bulay. Tingnan mo regulation. As for me, behold, my covenant, verse 4, is with thee, and thou shalt be a father of many nations. Verse 5. Neither shall thy name anymore be called Abram, but thy name shall be called Abraham. For a father of many nations have I made thee. Tingnan, made di sa Tagalog. Hindi ka na si Abram. Ikaw ngayon itatawagin ng Abraham dahil ikaw ay ginawa ko na. Nagawa ko na ama ng maraming bansa. Anong nakita niyo kaibahan sa Abram at Abraham? Ang buhay ay ang natanggap ni Abraham, ang hedge, o di sa Australia, hedge, na idagdag sa Abraham ay katauhan ni Abraham. That before Abraham was, I am Abraham. The exalted Father, the Most High God. Sa mundo, ako si Abraham. Pero wala akong anak. Ngayon tinanggap mo Abraham, ang tinapay, flesh and blood, ko. Ang tawag sa kanya, Jesus. Ikaw ngayon ay si Abraham. Natupad ang panalangin ng mga disipulo na ang kingdom shall come and ang Father nasa lupa. Dahil kay Abraham, Father of many nations. I wish I can explain it better.
So, hindi na raw ikaw ngayon si Abraham. Dahil ang Abraham, itinaas, exalted father, ngunit walang anak. Pero si Abraham ay of the Most High God, possessor of heaven and earth. Siyang may-ari ng langit at lupa. Ngunit wala siyang pagmamanahan. Wala siyang pamamanahan. Wala siyang pamamanahan. Kaya sabi niya, kailangan maging Abraham ka. Abraham, si Abraham, mayroon ng covenant kay I am yung sinasabing pag may time tayo pag-aralan natin, no? Yung name ng God, no? Yung apat na letra na yun, nandun ang H. Okay. Iba na naman topic yung sabi niya, sina. For a father of many nations have I made thee, nagawa na kitang ama ng mga bansa. Bakit? Nung sinabi sa kanya na mula ngayon, ang pangalan mo ay hindi na exalted father, hindi na Abraham of the Most High God, ikaw na ngayon si Abraham, pagsalita ng Diyos na yan, sabi niya nagawa na. Napalitan ang pangalan mo. May kasama ng I am. Ham. Ha. Hininga ng Diyos. Alright? So, patunayan natin kung tama ito sa New Testament. Ang root and offspring of David. Siyang ugat at bunga ni David. Si I am. Hanggat hindi nagawa ito kasi kay Abraham, walang simula ng lahi ng Diyos sa mundo. Si Melchizedek, na walang simula at walang wakas, hari ng peace, at saserdote ng kataas-taasang Diyos, nagpakita kay Abraham, nagdala ng tinapay at wine, tinanggap ni Abraham, kinain, ininom, pagkatapos nagbigay siya kay Melchizedek ng 10 tithes. At ang tithes na yon kinuha niya sa lahat ng mga ari-arian na naagaw niya sa limang hari na nilupig niya. Hindi galing sa kanyang pastolan. Mayaman na si Abraham noon. Hindi niya kinuha doon ang tithes niya kay Melchizedek. Doon niya kinuha, kumabasa nyo doon, doon niya kinuha sa mga naagaw niya na ari-arian ng mga hari na nilupig niya. Okay, ibang topic na naman yan, sabi natin sila. Now, gusto ko maunawa natin bago tayo lumipat, si Abraham of the Most High God. Ibig sabihin, si Abraham ang larawan, representante ni Most High God dito sa lupa, possessor of the heaven and the earth. Of the Most High God. Pero si Abraham, wala siyang anak, walang bunga. Pero, exalted father. Larawan ng ama. Kataas-taas ang ama. Exalted father. Ngunit walang anak. Pero nagtanong ang mga disipulo kay Jesus, turuan niyo po kami manalangin. Sabi ni Jesus, may tikiloso mo salita si Jesus, ganito kayo kumananalangin. Our Father. Our Father. Father of God. Ngayon itong oras na sinabi nila yun, pinanalangin nila, hindi sila anak ng Diyos. Mga takasunod pala sila ni Kristo. Pero dahil sa panalangin na yun, si Abraham na kanilang ugat ay naganap na magkaroon ng bunga. At ang ugat at bunga na ito ay David. Hari. Hindi binanggit na hari po si David ang hari. Si David ang tanging hari na pinagsimulan ng mga hari na totoo sa mundo. Noong panahon ni Israel. Alright? How I can
sana maka-explain pa ako ng haba. Ha? So, marami ka mga nakarunungan na pag nasilip natin, namamanga tayo kung sino talaga tayo eh. Ang pinag-usapan natin dito, tayo ha? Pero hinahalungkat natin kung ano ang ugat at ano ang bunga. Anong simula, anong wakas. Sa pamagitan ni Abraham, ang tagapamagitan, si Melchizedek, hari ng peace at saserdote ng katastasang Diyos. Si Jesus Christ, under the order of Melchizedek, nagdala ng kanyang laman at dugo sa iyo at sa akin. Correct? Nung sabi niya, pag hindi niyo ako kinain at ininom, wala kayong bahagi sa akin. Because I am the bread of life that came down from heaven. Alright? So, nung binanggit ng Diyos, mula ngayon ang pangalan mo, Abraham. Dahil nagawa na kita. Nagawa na. Nagawa. Hindi gagawin. Nagawa na kitang ama ng maraming bansa. Okay? Alright. So, punta na tayo sa New Testament. Balik tayo doon. Sa ating mga pagtuturo na ito, kailangan talagang masundan mo. Kung hindi, nandiyan naman sa video eh. So, pag hindi, mawawas out kay. No? So, Matthew chapter 1. Mateo chapter 1. Root and offspring of David. Chapter 1 ng Mateo. Verse 1. The book of the generation of Jesus Christ. The son of David. The son of Abraham. Walang binanggit dito, kapatid, na hari. Ang simula ng mga hari sa lupa, kundi si David. Dito sa verse 1, mapupuna mo. Jesus Christ, the root, the offspring of David, anak ni Abraham. Isip-isipin. Generasyon daw ni Jesus Cristo, offspring of David, na anak ni Abraham, na dating Abraham. Kung hindi nagawa Abraham si Abraham, wala siyang generation. Dito pa lang sa verse 1, makuha mo na, na si Abraham, na exalted father, na siya ring larawan ng pinanalanginan ng mga disipulo, our father, who art in heaven, hallowed be thy name. Exalt thy name. Thy kingdom come on earth as it is in heaven. Naganap na yun, kapatid. Dahil si Abraham naging Abraham na. At mayroon na siyang offspring. Offspring niya sa pamagitan ni Haring David. Okay? Alright, so punta tayo sa verse 17. Nag-guess nyo ba sa verse 1? Ano ang henerasyon ni Jesus Christ? The son of David. The son of Abraham. Bakit yan yung pagkasabi? Hindi sinabing dito, kung pakinggan mo din sa verse 2 hanggang pababa, si Abraham, nagkaroon ng anak si Isaac, si Jacob, kung sino-sino. Ngunit sa verse 1, makita mo itong sinabi sa Revelation,
I, Jesus, the root and offspring of David. Sa verse 1, makikita mo agad anong ibig niya sabihin. Nandito ang root, nandito ang offspring, nandito si David. Si Abraham ang root of David. Si Jesus Christ ang offspring of David. Si Abraham, bago pa maging Abraham, sabi ni Jesus, siya ay si I am. Sabi niya naman, wala naman sa Bible yan. Basahin mo, kapatid. Mamaya, daanan natin, gusto mo na sa Bible yan. Before Abraham was, bago pa siya maging Abraham, siya ay si Abraham. Ngunit si Abraham, ayun, Most High God, si I am. Sa makatawid, ang root ni David, visibly, ay si Abraham. Na Abraham, the visible manifestation and representation of I am. Dahil si Abraham, the Most High God, ay tinanggap ang bread and wine para matupad ang kasunduan. Ngunit ang kasunduan ay hindi para sa dalawa, kundi sa isa. Dahil si Abraham ay of the Most High God. Siya ang larawan ni Most High God. Kaya nga si Melchizedek na roon eh. Hari ng Salem at saserdote ng kataas-taas ang Diyos para mamagitan sa isa, si Abraham na of Most High God. Talk to me. Noong nagkasundo na dahil nainom na kain na ni Lolo Abraham sa chapter 17 sa na naganap ng kasunduan, hindi ka na Abraham talking to himself. Hindi na siya Abraham. Siya na ay si Abraham. Dahil mula sa araw na ito, nagawa na kita ama ng maraming bansa. Ikaw ang root ni David. Pero ikaw, Abraham, bago pa maging Abraham, ay si ako. Chocked. At meron kang offspring of God, si Jesus Christ. Doon sa verse 1, kita agad lahat doon ang larawan ng chapter 22 ng Revelation. Siya ang simula at bunga ni David. Hari. Ibig sabihin ng David, hari. Napatunayan din sa Revelation chapter 1, verse 5, he is the prince simula ng mga hari sa lupa. Hindi naka kontra-kontra. Harmonious. Okay? Now, verse 17. Verse 17 na tayo. So all generations from Abraham to David. 14 generations. From David until the carrying away into Babylon, 14 generations. Sino ang gitna? Si David lang. And from the carrying away into Babylon, nawala si David. Unto Christ, 14 generation. Sandali, sandali, sandali.
alamin natin ang ating genealogy. Mula sa root na si Abraham, na si I am. Before Abraham, bago pa siya maging ama ng maraming nasyon, siya si I am. Si Abraham. Si I am pa rin siya. The root of David. Ugat ni David. So anong ugat talaga ni David? Tao o Diyos? Tao lamang kung si I am. Dahil namagitan sa covenant physically si Melchizedek. Pagkatapos mangyari yon, wala nang balita kay Melchizedek kasi si Melchizedek walang tatay, walang nanay, walang pinanggalingan, wala rin papuntahin from everlasting to everlasting. Ngunit siya ay hari at ang sedo na magitan sa isa na si Abraham at of the Most High God, isa. So ang mediator, hindi na magitan sa dalawa, sa isa. Nung natupad na, naging Abraham, si Abraham, dahil doon na maggaganap ang offspring of David, na hari. So sa 17, sabi niya, so all the generation from Abraham, the father of many nations, to David, 14 generation. And from David, gitna na, until the carrying away into Babylon, 14 generation. Mula dun, tapos na si David. Kumbaga. And from carrying away into Babylon, unto Christ, offspring of David. 14 generation. Come on, talk to me. So Christ is king. Christ is the king. And who is Christ? So, basahin natin mula sa chapter 1, verse 12. Kasi mula sa Babylonia daw, mula nung masakop ng Babylonia, hanggang kay Kristo, 14 generation. Okay, ulit natin, ulit. Natin na marami ito, pero kailan natin ma-realize ng offspring at ang root isa. Kunitin ko. Ang roots, ugat, at ang bunga isa. Ngunit, ang root, ugat, ay pinag-ugatan ng hari, si David. Si David na hari, may bunga, offspring. Si Christ. So kung hari si David, hari ang kanyang offspring. Correct? Now, verse 1. And after they were brought to Babylon, Jeconias begat Salathiel. So magsimula kay Salathiel. Dahil si Jeconias ang dulo ng pagdating sa Babylon. Number 1. And Salathiel begat Zerubbabel. Dalawang henerasyon. Maraming revelation dito kapatid. Ano ang 14? Napakaraming revelation. Napakaganda. Verse 13. And Zerubbabel begat Abiud. Tatlong henerasyon. And Abiud begat Eliakim. Apat na henerasyon. And Eliakim begat Asur. Limang henerasyon. And Asur begat Saduk. Anim na henerasyon. And Saduk begat Akim. Bigat ibig sabihin ng anak. Pitong henerasyon na. And Akim bigat Ilyon. Walo na. And Ilyon bigat Eleazar. Siyam na. And Eleazar bigat Matan. Sampu na. Matan bigat Jacob. Labing isa na. And Jacob begat Joseph, labing dalawa na. The husband of Mary. Ibig sabihin, itong si Jose at si Maria na mag-asawa, nagkaanak. Of whom was born
Jesus. 13. Who is called Christ. 14. Tingnan mo ang pagkasabi sa verse 17. So all the generations from Abraham and David, 14 generation, and from David until the carrying away of Babylon, 14 generation. And from carrying away into Babylon, unto Christ. Hindi sinabi Jesus. But Christ is Jesus Christ. Jesus means Jehovah is salvation. His life is Christ, the anointed one. So ang generation na ito na kings, idagdag natin ang sinasabing Christ, the anointed one. Christ means anointed one. So may tatlong anointing itong Christ. Una, Jesus, Savior. Yung sinasabing Savior's anointing. Kapag ikaw at ako naging Kristiyano, kapatid, meron kang Savior's anointing. Anointed ka para iligtas ang mga kaluluwa sa kamay ng kadiliman o kamay ng diablo. Hari ka kasi. Hari din na kagiguran. Pangalawang anointing, priestly anointing. Ang priestly ay tagapamagitan sa langit at lupa, Diyos at tao. Yun si Melchizedek. Si Jesus Christ, under the order of Melchizedek, meron siyang priestly anointing. Si Jesus Christ, ang iyong katauhan na ngayon at buhay, mayroong priestly anointing. Hindi nakikialam ang Diyos kung hindi siya dadaan sa iyo. Dahil mayroong tagapamagitan, ikaw at ako. Kaya hindi mo pwede iasa sa Kanya. Dahil ikaw na nga ang tagapamagitan. Isa sa anointing mo, priestly anointing. Anointing ng isang saserdote, tagapamagitan. Ang pangatlong anointing, ay pinag-uusapan natin, kingly anointing. Sa kingly anointing, anointing ng hari, hindi rin pwede makialam ang Diyos. Ang sabi niya, anumang ipahintulot mo sa lupa, yan lang ang susundin sa langit. Anong gagapusin mo sa lupa, yan lang ang gagapusin sa langit. Bakit? Ang root mo sa langit. Ang offspring na sa lupa, ikaw. Pero, root and offspring of King David. Kaya sa balik tayo sa verse 1. Dito na patunayan ng 14th generation, si Christ, 13 si Jesus. Ngunit si Jesus, ulo ng katawan na si Kristo. So sa Revelation, sa Matthew chapter 1, verse 1, the book of the generation of Jesus, the head, Christ, the body. Jesus Christ. Kung anong ulo, yan ang katawan. Si Jesus, Jehovah is salvation, may buhay, Kristo, the anointed one. Kung ano ang ulo, yan ang katawan. Kung anong katawan, yan ang ulo. Sabi ni Jesus Christ, magalak kayo na ako'y aalis. Dahil kung saan ako paroroon,
naroon kayo. Kung hindi umalis si Jesus Christ at tumupo sa kanang kamay ng Ama, wala din tayo doon. Yang langit, walang aasahan sa lupa. At ang lupa, hindi pwede umasa sa langit. Hindi nagdugtong. Kung saan ako naroon kayo, saan kayo naroon ako? Kaya naman talihan mo sa lupa, yan ang iyan sa langit. Dala po ang ulo, kayong katawan. Ngunit, hindi pwede makialam ang ulo kung hindi karugtong ng katawan. So kung ano man ang pinatupad ng katawan, yan ang gusto ng ulo. Kaya sabi, magpasakop kayo kay Jesus Christ na ulo ng simbahan na nagbigay ng kanyang sarili sa kanyang katawan na ikaw at ako. Pero kung hindi natin tinuturing si Kristo Jesus na Panginoon na ating root na sharing offspring ni David na tayo rin, hindi natin maipasakop ang ating sarili sa kanya. Magre-rebelde at magre-rebelde tayo sa kanya. Ang iba sinasabi pa, hindi siya Diyos. He is the root and the offspring of David. Kung hindi natin kilala ang genealogy natin, hindi natin alam ang ating generation, maano ka, malilito ka. Hindi ko alam sino lolo ko, sino ninuno ko. Ang ibig sabihin nun, ay putok sa buho. Hindi ka putok sa buho, kapatid. Verse 1 and chapter 1, the generation of Jesus, I am, who is the Christ? Ikaw at ako. May buhay Kristo. The son of David. Ngunit siya, si David na hari, ay nag-ugat kay Abraham. Sino si Abraham? Bago pa si Abraham, siya si I am. Si Abraham of the Most High. So si Abraham, si I am din. So sino talaga ang ugat? At sino talaga ang bunga? Si I am. Ang Diyos, the Most High God. Ang bunga niya sino? Si Jesus Christ. God. God to God. Correct. Kaya lang pa natin sa lupa, ang lahi nito ng root ay David. Hari, ikaw at ako. Nag-gets niyo? Talk to me if you get. Nag-gets po ninyo na nakikinig pag-iusap. Ikaw ito at ako. Hindi ito kwento. Hindi ito reliyon. Hindi ito denominasyon. Hindi ito doktrina, kapatid. Maring wala ito sa Google. Maring wala ito sa ating mga napakatinggan. Ito eh. Nandiyan eh. Yan ang tunay natin talaga katauhan eh. From everlasting to everlasting eh. From God to God eh. DNA to DNA eh. Ang root, yan din ang offspring. Pero dumaan kay David na hari. Si hari, at si David, may root. Si Abraham. Before Abraham was, I am. Most High God. May tagapamagitan eh. Ang tagapamagitan di tao, lamang. Kung basahin mo sa Hebrew, wala siyang simula, wala rin siyang wakas, si Melchizedek. Kaya yun ang order o kahalin tulad ni Kristo, ni Jesus Christ. Pero ang dinala, tinapay, bread and wine, at wine, dugo ni Jesus. Sabi ni Jesus, hanapin niya natin. Ang hindi niyo ako kinakain, hindi niyo kinakain ng aking laman at inyong aking dugo, hindi, wala kayong kabahagi sa akin. So, ang nangyayari kay Abraham, ang sinasabi ni Jesus, kinain ni Abraham, o ni Abraham, at ang tinapay, laman ni Kristo,
at dugo ni Kristo. Kaya naging iisa siya. Sa Diyos, naging kasundo sa isa. Kaya nagkaroon ng henerasyon si Kristo Jesus. 14th generation na ikaw. Sino ka? Sino ka? Talk to me! Kaya nangangatog ang Diablo sa'yo. Pag sinabi, in the name of Jesus Christ, offspring of David, hari, root of David, at sino siya? Ikaw. Buhay mo, Kristo. Hari. Amen? Well, I wish you can understand it fully. But never mind. Tomorrow, daanan mo rin natin, ha? Huwag kayong mawala. Mag-subscribe lang. Amen? Hallelujah. Father, salamat po. May nadagdag na naman sa aming kamangha-mangha na pahayag revelation. Unti-unti lumilinaw ng lumilinaw sa amin kung sino kami, saan kami galing, saan kami patutungo, anong aming katauhan, anong mayroon kami. Ikaw rin, Ama. Gray tayo. Aba, Daddy, salamat po. Salamat po. Nagdugtong na naman ikaw at kami sa pamigitan ng iyong kaluwalhatian na nahayag sa gabi nito. Namunga ng paghahari, dominion. So we give you all the dominion because of the glory that we're giving you back. Sa pangalan na aming katuwiran na ikaw rin, kapuspusan, si Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. And just a good thank you, guys. Still this part in Jesus' mighty name until this that I have told you is fulfilled. Okay? Amen, guys. You're blessed. Guys, mga kapatid, sana naunawaan ninyo mabuti. Sana lang pwede ko pala kain ng matagal pa. Ngunit alam ko may limit ang ating pakikinig sa ngayon. Kaya, unti-unti nabubuksan ang ating paningin, pagkakilala, pagkakita natin sa salamin ng ating mga sarili. Amen? Thank you, guys. Alam ko gagabihin ito mga sadyante natin. Ha? Yun lang. No matter what. Alam natin anong ating root. Sino tayo as option. At generasyon. Amen? You're blessed, guys. Thank you. Good night. See you tomorrow. Sasayin pa ako. I love you, guys. I love you. Bye, Ate Nat. You are blessed. Mga taga-lagi, Cavite. You're blessed. Ha? I-share nyo sa inyong mga nasasakupan, ha? Thank you. Good night again.